atheist, nagbalik loob sa Diyos. May kilala ka bang atheist? Yung walang Diyos. May nakausap akong isang dating atheist. At ang sabi niya, galing pa siya sa isang very religious family. Regular silang sumisimba, nagro-rosaryo. Tatay pa nila yung prayer leader nila. Pero one day, namatay yung tatay nila. At mula noon, huminto na siyang magdasal. Mula noon, huminto na siyang maniwala sa Diyos. After more than 10 years, nakatagpo siya ng isang babae na malapit sa simbahan, may ministry, very spiritual person. At ang kakaiba, minahal siya ng babaeng ito. Inalagaan siya, pinaramdam sa kanyang mahalaga siyang tao. At yun ang naging daan para bumalik siya sa Diyos at makita ang pagmamahal nito. Ngayong ika-apat na linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo galing sa John chapter 3, verse 14 to 21, kung saan ipinakita na may salvation o pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ang sabi, ngayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan upang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa makatwid, ang pagsusugo ng Diyos sa anak ay hindi upang tayo'y husgahang mapahamak. Bagkus ito'y para tayo'y iligtas sa pamamagitan mismo ni Jesus. Kaya habang nagkukwento sa akin itong dating atheist, ang naramdaman ko lamang ay ito, naiintindihan ng Diyos ang kanyang paglayo. Naiintindihan ng Diyos ang kanyang naramdamang galit o pagtatampo dahil maagang nawala ang kanyang ama. Pero gumawa ang Diyos ng paraan para siya'y abutin at ilapit pabalik sa kanya. At yun ang naging role ng babaeng instrumento ng Panginoon. At yun ang totoo. God is slow to anger. God is full of mercy and forgiveness. Makakabalik tayo sa Diyos. Manalangin tayo. Lord God, salamat. Hindi ka nagsasara ng pinto. Bagkus palaging bukas upang papasukin at abutin kaming mga nalayo. Amen.